reflect. Every year. Ngayon, another thought sabi, halimbawa, kung mayroon kang anak na babae, okay ka lang na ganyan ang mangyari. Yan, unti-unti yung bumababa yung gana. Halimbawa, ina mo yan. Pag-alala mo. Kaya mong tingnan. Halimbawa, lula mo yan. Kaya mo bang tingnan? Sabi ko sa mga kasamahan ko, alis na tayo. Mga 11:30, alis na tayo. Kung ayaw nyo, mauna ko sa inyo. So, sumama naman. Eh, kasi sasakyan ng kasama ko eh. Eh, pwede lang naman mag-commute, mag-taxi. Basta, ayaw ko. Parang ganun. So, it's more on going to the place of temptation. Siyempre matutuklo ka. Tama? Tama po. Avoid. Avoid because sin is the reason of brokenness. Mahirap po talaga kung matutukso ka and then, nako, ang kasalanan, ang adlaw ng tuloy-tuloy na grasya. Tama po? Tama po. Just imagine, you will be gone. Laking damage yun. Tama? Anong kakainin ng pamilya? Anong papapaaral ng anak? Nakuha nyo? Yes po. Baka hindi nyo nakita at ngayon narinig nyo totoo. Bakit ginagawa ko ang mga bagay na magpapahadlam sa mga grasya at patuloy kong maging malusog, patuloy ako nauugnay na nag-reconcile parati ang aking kaluluwa sa Panginoon. Ingatan nyo, bigay lang po yan. Bigay na may oras kukunin. Hindi talaga totally bigay. Pahiram lang. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Blackpack naman siya! Okay. Namin akong fans dito ah. Oh. So because of that, so na-establish din natin, si Adan ang sinabihan, si Eva ang nag-wasak nito. So nung kinain nila, kinain ni Adan. Binigyan niya si Eva ha, binigyan ni Eva si Adan. Unang kumain, si Adan muna. Nung kinain, nahati. Huminto ditong kalahati, Adam's apple. Dumiritso yung dalawa, yung kalahati, nahati, nagiging itlog dalawa. Kinain ni Eva, nahati. Unang kalahati, nahati pa. At tumubo dito dalawa. Dumiritso yung kalahati, iwan saan pumunta. Kung anong oras lang. Oh. 11:53. Anyway, alas 3 pa naman ako matapos dito eh. So, take note na brokenness. Sa kasalanan na tayo, sa sin. Ha? Sa sin. Nagkasala na sila. Tingnan nyo, the woman answered the snake. She answered the snake because she went. Lumapit kasi siya. Nakipag-usap pa. Naku, ang mga salita po, kaya yung mga computer that the content yung binigay sa iyo, the computer is transmitting a spirit into your soul. If it is your child, the computer is transmitting a spirit into your child. Kaya minsan pag-uwi mo, bigla na lang siyang parang ano yung guguluhin ka o matapang na siya. Ano nangyari sa iyo? Bakit ganito ka na? Parang ganon? Because of the daily ano yung
yung seeking the computer. Tingnan nyo, nakipag-usap. Anong sinabi ng snake? Pumasok sa kanyang sistema. Sabi ni Eva, we may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, you shall not eat it or even touch it or else you will die. This is the statement of the Lord. Ito yung sinabi ha. Diyos ang nagsabi nito. Tingnan nyo how the devil, ano yun, yung reverse it. He reverted what God said. Ganito, kung makipag-transact ka dahil sa negosyo, yan, pera, blah, 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 blah. What's this luciferic statement? Okay. Kung makikita mo na, mayroon ito, sabi ng demonyo, you shall not, but the snake said to the woman, you certainly will not die. O see? Sinabi ng Diyos, mamatay ka kung kakainin mo yan. Sabi ng serpente, sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay. See? The devil always go against God. He will go against God. Always. Once there is something, a statement going against the truth, and Jesus said, I am the way, I am the truth. And then the statement of this person is not truthful. Huwag mo nang ituloy ang transaction. Nakuha nyo? Yes. I-observe nyo ang dami mga nabiktima dyan. Kasi, yun, nagiging careless. Hindi niya tinitingnan. Alam niya nagkakamali yung tao.